Hello, so good day ma'am sir. Welcome to our channel, Mark's Moto Vlog. Andito po tayo ngayon ma'am sir for another vlog. Basic tips and tutorial on how to change oil reader 150. So, meron po tayong biniling langis. Ito, Shell Advance 10W40. So, check natin yung code niya, yung proof ng kanyang pagiging legit. Ayan. So, ito siya mga ma'am sir. Kung makikita nyo, andyan yung code niya. So, ayos. Then, meron rin po tayong bagong oil filter. No? Bagong oil filter ng Genuine Suzuki. Ito po, nabili po natin kanina for 100 pesos. So, original po siya. Meron po kasi nabibiling ganito, replacement. So, ayan, mapapansin nyo po. Mapapansin nyo po sa kanyang quality. Ayan. Ito pong ating langis, nabili natin ng 270 po sa mismong Shell station. Ayan. So, umpisa na natin. So, first, kailangan po natin ng back range number 14. So, merong drain plug dito sa ilalim. Alisin po siya. So, after po na ma-drain po yung langis doon mga ma'am sir, dito naman tayo sa kabila sa kanyang oil filter. So, alisin natin siya. Yeah. So, kasabay na po niyan, alisin na rin natin yung oil bolt. Ito yung kanyang oil filter. Ayan. Ayan. Kung makikita nyo po, marami pa po siyang laman na langis. So, hintayin lang natin siyang tumulo. Wala na pong tulo. So, lalagay na po natin yung oil filter niya. So, pag ganito po siya, pag ganito. Then, balik na po yung takip niya. So, kung makikita nyo ma'am sir, para hindi kayo malito, merong araw po dito. Yan. May araw po, so nakatutok siya sa baba.
ayun mga ma'am sir, tapos na tayo mag-change oil. So, yun lamang po for today. Sana po may natutunan po kayo sa ating video. O nga po pala, nag-change oil po tayo ng motor every 1 month or 1.5 month for daily use. So, 1,000 to 1,500 kilometer po ang natakbo. Kung bago lang po kayo sa channel, please like and subscribe po. Don't forget to hit the notification bell and comment down below. Thank you and God bless. Ride safe to all.